Sa sinabing iyon ni Manang, ay mabilis akong pumasok sa banyo upang makaligo. Sinigurado kong nagkuskos ako ng mabuti kahit pangay nanginginig ang dalawang kamay ko. Ewan ko ba at bakit parang kinakabahan ako na magkikita kami ngayon ni Madam. Siguro kasi ay nakapaskil na sa utak kong isa siyang istriktong babae at metikulosa, ayon na rin sa mga naririnig ko sa ilang hookers. Isa pa, baka alam na rin niya ang nangyari sa unang client ko, which is yung dati ko pang kasintahan. And speaking of third, heto na naman siya't ginugulo ang utak ko. Wala yatang araw na hindi siya samasagi sa isipan ko. I want you so much. You smell so good, Maisha. Nang maisip ko ang eksenang iyon, ay wala sa sariling nag-init ang katawan ko. It's been 6 years nang makuha niya ako, and here I am again, fascinating him over again. Parang wala lang yung sakit noong iwan niya ako, at ganito pa rin ang nararamdaman ko sa kanya. I feel so hot. What the, Maisha? Ganito ba talaga ang epekto niya sa akin? Halo-halo ang emosyon ko, nariyan ang galit at sakit, pero sa tuwing maalala ko naman yung halika na nangyari sa hotel, ay nalulusaw ako sa init. Ibang-iba kasi siya sa Terrence na nakilala ko, noon ay gentleman pa siya, although may pagka-aggressive, pero ngayon. All I can see him is a madman, a chick boy, a womanizer and whatsoever, so sexy and hot, I hate him. Dapat talaga kinakalimutan ko na siya. Wala siyang magandang dulot sa akin, lalo na sa pag-iinit ng aking pakiramdam. Napalunok ako sa sariling laway at mariing napapikit, bago tumangala dahilan para tumama sa mukha ko ang malamig na agos ng tubig na nanggagaling sa shower. I hate him. Ilang minuto pa ang itinagal ko roon, hanggang sa matapos ako. Doon na rin ako nagbihis ng black high waist pants at white sleeveless, na may pulang ribbon sa leeg. Lumabas ako sa banyo na tinutuyo pa ang buhok gamit ang puting tuwalya. And as usual, naabutan ko na naman sina Manang at Luna na nanonood sa TV, at nang mapansin ako ay sabay pa silang lumingon sa gawi ko. Tapos ka na pala. Oho, Manang, nga pala, saan po ba yung office ni Madam X? Pahayag ko habang isinusuot ang isang pares ng doll shoes. Nasa rooftop yun hiha. Aniya na hindi ko nasagot dahil abala naman ako ngayon sa pag-aayos ng mukha. I put a light makeup para magmukha naman akong presentable sa harapan ni Madam X. Tinuyo ko rin ng mabuti ang buhok ko, saka ko iyon inipitan sa magkabila ang gilid ng tainga. Hinayaan kong nakalugay iyon, na umabot hanggang baywang ko. Nang matapos ay nilingon ko ang whole body mirror and I must say, mukha na akong normal at kaaya-aya sa paningin ng iba. Sige na Manang, mauuna na po ako, sambit ko habang nilalapitan sila sa sofa. Isang halik ang iginawad ko kay Luna na siyang samabit pa sa leeg ko, dahilan para pigilan siya ni Manang. Natatawa naman akong ginulo ang buhok nito, at muling hinalikan. Babalik agad si Mama A. Behave ka lang dito, okay? Pahayag ko na mabilis niyang tinanguan. Opo. That's my girl. Kaya mo na ba pumunta mag-isa roon? Pagtatanong ni Manang kaya nilingon ko siya. Kaya naman po, hahanapin ko na lang siguro. Gusto mo ba na samahan ka na namin? Balak ko rin kasing ilibot si Luna dito sa Demwartel, para kahit papaano ay hindi siya maburyo. Sa sinabi nito ay halos pumalakpak ako sa tuwa. Good idea. Nang tumungo ako ay mabilis niyang binihisan si Luna, na wala namang angal, bagkus ay tuwang-tuwa rin siya kagaya ko. Well, kanino pa ba magmamana ang batang iyan? Siyempre sa akin ang ugali. Huwag na tayo roon sa itsura niya, dahil aaminin kong para silang pinagbiyak na bunga ni Terrence. I mean ni Third. Napangiwi ako habang hinihintay sila, maya-maya pa ay tumatalon-talon si Luna papunta sa kinaroroonan ko. Suot nito ang kulay puting bistida na abot lang hanggang tuhod niya. Puti rin ang kanyang doll shoes, saka pa may palamuti sa ulo na niya, bulaklay ka niyon na parang pangdiyosa ang design. Napansin ko pa ang bowl ang hawak nito. Wala sa sariling sumilay ang ngiti sa labi ko, napakagandang bata talaga. Sana lang ay huwag siyang magaya sa akin, kaya gagawin ko ang lahat para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Hawak ko si Luna nang makalabas kami ng unit, samantala ay naroon naman si Manang sa harapan, at siya ang sinusundan namin sa mabagal na lakad sa gitna ng hallway na yon. Manang, ang dami na palang tao rito ano?
Kasi nasa third floor ako, ibig sabihin ay okupado na ang first at second floor, tama po ba? Tanong ko para kahit papaano ay may mapag-usapan kami, at mawala ang kaba na nararamdaman ko. Isa pa, curious lang din ako. Sa laki ba naman kasi ng building na to, akala mo ay MOA sa sobrang lawak. Ang first at second floor ay para sa mga escort na good for days, weeks or even months. Depende sa kanila, kung gusto pa nilang mag-renew, pero imagine, sa isang kwarto, apat ang nag-share doon. Halos manlaki ang mata ko sa sinabi ni Manang, hindi ko rin maiwasang mapanganga. So, parang pangkaraniwang dormitory lang talaga. As in wow lang, hindi ko lubos akalain na ganoon na karami ang na-recruit. Ganoon na ba karami ang nangangailangan ng pera at trabaho, at sa patalim sila kumikapit. Ang third floor naman ay para sa mga kagaya mo, bihira lang ang mga elite hookers dito, dahil masyadong maselan si na France. Name at Nigel pagdating sa pagpili ng mga high-profile hookers. Ang daming nalalaman ni Manang. I wonder kung gaano na siya katagal dito, at kung paano siya napadpad sa lugar na to. Iyan lang yan sa mga gusto kong tanungin, pero nanatili na lang akong tahimik at walang imit na sinusundan siya, hanggang sa makarating kami ng fourth floor. Hagdan na lang din ang ginamit namin since malapit lang naman. Itong floor naman ay para sa mga empleyado ng Demwartel, aniya at saka huminto para lingunin ako. Sige na hiha, akyat ka na riyan. Mabilis mo na lang makikita ang office ni Madam X. Sige po, salamat Manang. Tumango ako rito at mabilis na hinalikan si Luna sa pisngi, matapos ko siyang ibigay kay Manang, ay nagpaalam na rin ako sa kanila, kaya ngayon ay marahan kung tinatahak ang hagdan paakyat sa rooftop. Sakto ang hampas ng hangin sa mukha ko, nang tuluyan ko nang mabuksan ang pintuan doon. Una kong napansin ang malawak na helipad na naroon, at sa pinakadulo ay isang pinto, na sa tingin ko ay yung office na ni Madam X. Mabilis ko ring nilakad iyon, ilang beses pa akong kumatok, at nang walang sumasagot ay nagkusa na akong buksan iyon. Bumungad sa akin ang napakagandang interior design ng office. Sa paligid ay may iba't ibang painting ng mga lalaking walang kasuotan. Nag-isang linya ang labi ko, habang tinatahak ang loob, upang maiwasan ang mapangiwi, panay pa rin ang lingon ko sa paligid, kaya hindi ko na namalayan ang paglabas ng isang babae sa isang pintuan. Oh, there you are, hello, Maisha, my dear. Masayang bati niya ngunit naroon pa rin sa boses nito ang pagiging sophisticated. Bumaba ang tingin ko sa labi nito, nang mapansin ang kulay black niyang lipstick, full volume din ang buhok nito, at parang isang reyna sa kanyang kaharian, she has the look of Cleopatra. Hindi ko lang magawang makita ng buo ang mukha niya, dahil sa half mask na gamit nito. I am actually excited to see you, kasi alam mo ba? You made me feel proud. Isa kang alamat, dugtong pa niya. Peke ang naging ngiti ko, dahil hindi ko alam kung anong maaari kong sabihin, nananatili pa rin akong nakatayo at nakaharap sa round table nitong kulay pula, na napapalibutan ng ilang swivel chair. Oh, sige my dear, umupo ka muna. Pasensya at masyado akong nabibighani sa ganda mo, wika niya sa kapamalakas na tumawa. Wala sa sariling napangiwi ako, habang marahang umuupo sa swivel chair na nahila ko. Nang makaupo ay pinakiramdaman ko ang sarili, habang panay naman ang titig sa akin ni Madam X. Ang kaninang kaba ko ay nawala, tila agos ng tubig sa dagat. Hindi ko akalaing ganito pala si Madam X, she's funny though, but I find her creepy because of her makeup. Itim na itim at makapal ang eyeliner nito, samahan pa ng malalagang false eyelashes. Just imagine, binayaran ka ni Third na walang nangyayaring anuman sa inyo. I am so amazed, ikaw pa lang ang nakakagawa noon so I must say, technique mo yun or sinadya mong ganoon. Mabilis akong umiling dito, how could she say that, without even knowing the whole story? Kung may pagkakataon nga lang talaga akong tumanggi ay ginawa ko na, but they leave me with no choice. Hindi po, sorry sa nangyari. Bawal po ba iyong ganun? Tanong ko pa habang pinaglalaro ang mga daliri na siyang nasa hita po. No my dear, I'm just so happy and a little bit confused. But anyway, you did a great job Maisha. Looking forward for your next performance, pahayag niya saka ako kinindatan.
performance. What the? Nang hindi ako umimik ay malakas na tumawa si Madam X. Umalangaw-ngaw iyon sa bawat sulok ng office niya, kaya halos lumubog ako sa kinauupuan ko sa sobrang hiya. Anyway, hintay lang tayo ng kaunti, at parating na rin ang iba pang kasamahan mo, aniya at umayos ng upo. Frente nitong isinandal ang likuran sa kanyang trono. Ang katawan ni Madam X ay palapad, dala marahil ng itim niyang dress ay mas lalo siyang naging nakakatakot tingnan. Nagmistulan siyang mangkukulam sa Disney movie na Snow White and the Seven Dwarfs. O di kaya ay yung madrasta ni Rapunzel, pwede ring ibang version ni Maleficent. Shucks! Halos matampal ko ang sariling noo. Kakapanood ko ito ng mga movies na paborito ni Luna. Huminga ako ng malalim bago nilang iling sa sariling kabaliwan. Hindi rin nagtagal ang katahimikan sa pagitan namin nang bumukas ang pinto sa likuran, dahilan para lingunin namin iyon. Unti-unting naningkit ang mata ko nang maaninag ang mukha ng babaeng karorating lang. Ang tunay na Maleficent, dahan-dahan itong lumapit sa kinaroroonan namin na parabang isang modelo na naglalakad sa gitna ng runway. Sa taas ng height niya, ay halos mabali ang leeg ko kakatingala rito nang huminto siya sa gilid ko. Sa kakatitig sa mukha niya, ay hindi ko maipagkakailang napakaganda nito. She has a long wavy black hair, slim but sexy like a Coca-Cola bottle. Masyadong fierce ang nakikita kong itsura niya, or baka dahil lang sa way ng pagme-makeup nito. But whatever it is, she resembles Maleficent, parang kontrabida ang galawan at mukha niya, pareho sila ni Madam X. Hindi kaya ay mag-ina ang dalawang to. Nang tapunan ako nito ng tingin, ay napangiwi pa siya sa hindi ko malamang rason, dahilan para maulash ang emosyon sa mukha ko. Lumukot iyon at sinaman siya ng tingin. Hi Maleficent, bati ko sa kapangumiti ng mapangasar. Ngunit ganoon pa rin ang mukha nito, nananatiling poker face, na parang wala lang sa kanya iyon, mayroon yata siyang resting witch face syndrome. Ang maldita, grabe talaga. Have a seat, hati, anang Madam X at swabeng gumalaw naman ang babae. So, hati is the name. Hati the Great Hater. Wow, sounds good. Napangisi ako. Gusto ko nang matawa sa mga pinag-iisip ko, nababaliw na nga siguro ako. Walang imak itong umupo sa katabing upuan ko, habang pinagdequatro naman nito ang kanyang hita. Napangiwi ako sa nakita, lahat yata sa kanya ay masyadong smooth, baka nga model ang isang to. Hindi ko na siya pinansin at nilingon ang gawin ni Madam X sa harapan, na ngayon ay hindi ko na mahagilap. Narinig ko na lang ang pagbukas sarado ng isang pinto na siyang pinanggalingan niya kanina. Talagang iniwan pa niya kami rito, kaya no choice ako kung di magmukmak sa upuan, pinag-cross ko pa ang dalawang braso sa dibdib. Sa ilang minutong nagdaan, ay wala kaming kibuan hanggang sa may kumatok ulit sa pinto. Sabay naming nilingon iyon at naunang pumasok ang isang familiar na babae. Oh, I remember, she's the girl from the restroom. So, isa rin pala siyang katulad namin. Akala ko noon ay baka empleyado lang ng Demwartel. She's actually have a nice but real talk, ang gandang tingnan at match talaga sa katawan niyang malaman, a voluptuous body indeed. Ang straight at blonde nitong buhok, ay nakatabon sa kanyang dibdib, pero sa kabila noon ay kita ko pa rin ang may kalakihan nitong hinaharap. Wow, sana all lang. Wala sa sariling napailing ako, at na-realize na tama nga si Manang Felicia at Franz, iba ang level ng mga napipili nilang elite women, parang mga high class sa ganda. Mukha naman silang mayayaman, pero bakit sila napadpad dito? Kasunod nito sa pagpasok ay ang petite na babae, may hubog din ang katawan at siguro'y kahit ko lang. May pagka-ash blonde ang buhok na tumugma sa kulay niyang puti. Maliit ang kanyang mukha, at nang dama ko ang tingin ko sa mata nito, ay halos malaglag ang pangako. She have a sparkling beautiful pair of eyes. Like the color of ocean and what amazed me more is her innocent face. Grabe, nahiya ako bigla sa mga babaeng to. Nakagat ko ang pangibabang labi, nang maramdaman ang hiya sa sarili, halos isiksik ko pa ang katawan sa inuupoang swivel chair, at parang gusto ko na lamang lumipad palabas ng silid na iyon. Umupo ka na, anang isang boses. Ngunit nananatili silang nakatayo, na parabang naestatwa na sa kinatatayuan.
Sa pagmamasid ay mas pinili kong gawing blanco ang mukha, ayokong makita nilang naiinggit ako sa kanila. Hey, bulong noong babae sa likod ni Banyu Queen, I mean Shamsi. Excuse me, sambit nito nang siguro'y mabalik sa realidad. Umikot siya sa kabilang dulo, at naupo sa tabi ni Hati the Great. Ngumiti pa si Shamsi, ngunit tanging pag-irap lang ang isinukli sa kanya ni Maleficent, dahilan para tumaas ang isang sulok ng labi ko. Hi, kamusta? Maligayang wika ni Shamsi, na hindi ko inakalang sobrang daldal pala. Nang mapansin kong sa akin siya nakatingin, ay tipid lamang akong ngumiti. Sumunod naman yung isang babae at tumabi sa bakanting upuan na naroon sa gilid ni Shamsi, saka pa may ibinulong dito. Hindi ko na narinig at wala rin naman akong pakialam. Bahala sila sa buhay nila. Good morning, angels. Nilingon ko si Madam X na ngayon ay nandoon na ulit sa harapan, nakatayo ito habang inisa-isa kaming tinapunan ng tingin. Kumunot ang noo ko, naisip ko lang na bigla-bigla siyang nawawala at sumusulpot. Good morning, Madam. Sabay-sabay nilang bati, kaya nakisabay na rin ako, ngiti naman ang naging tugon niya sa amin. Congratulations sa inyong apat, kayo ang may pinakamataas na bidder amount in just a single transaction, pahayag nito habang malaki ang ngiti sa labi. So, tama nga ang hinala ko. Isa rin silang kagaya kong kapit sa patalim, pero bakit ulit? Hindi talaga ako matahimik. Nasa mga mukha naman nila ang pagiging mayaman, the way pa lang sila manamit, ay walang-wala na ako. Bakit kaya sila nandito? My God, girls! Ngayon lang to nangyari, in fairness. Tila natutuwang tura ni Madam X na sinabayan pa niya ng palakpak. Hindi kami umimik, bagkus ay nananatili lang kaming tahimik na nakikinig sa kanya. Mga baguhan kayo, pero dinaig pa ninyo ang mga high-ranked angels namin, pahayag niya bago ako nilingon. Congratulations, Maisha, dahil ikaw ang unang nakapag-close ng deal amount of 5 million pesos. Hibat ang balikat ko sa sinabi nito. Anong magagawa ko sa 5 million na yan? Pinakita lang sa akin ni Franz, pero ni hindi ko man lang nahawakan. Isa pa, napakatagal ng isang taon. For Christ's sake, baka naman paglabas ko sa Demwarto ay sobrang yaman ko na, dahil naipon na lahat ng perang ibinayad ng mga magiging client ko. Mapait akong umiti at hindi na umimik. Si Hati naman ay may nag-deal, amounting of 2 million pesos for a night, even though it's not final and close. Sa sinabing iyon ni Madam X ay halos sabay-sabay kaming napalingon kay Hati. 2 million. Wala sa sariling napangiwi ako. And you, Remy, 10 million just to get you out of here. Ano, pinirmahan mo na ba? Nanlaki ang mata ko. Pwede pala yun. 10 million kapalit ng paglaya rito sa Demwarto. Wala sa sariling nakagat ko ang labi. Sana may mabuting loob din ang kumuha sa akin dito, kahit si Third ay okay na. Matapos milipag ni Shamsi sa round table ang kanyang kontrata, ay ngumiti pa ito, tila nasisiyahan dahil sa wakas ay makakalabas na siya rito. At sino naman kaya ang nakuha niyang client? Bakit ang saya pa nito? And you, saad ni Madam X saka pa itinuro yung babaeng nasa tabi ni Shamsi. I don't know her name so I just call her, Beauty. I am so fascinated over her, I like those beautiful eyes. You hit the unexpected amount yet the highest limit of a single transaction. You hit $1 million. Not bad para sa mga baguhang gaya mo, kagaya ninyo. Honestly speaking, napahanga niyo ako girls. Tuluyan ng nalaglag ang pangako sa sahig. What the? $1 million is equivalent of 50 million in peso for Pete's sake. Not bad. Not bad. Napahinga ako ng malalim. Sa buong pagsasalita ni Madam X ay hindi na matanggal ang ngiti niya sa labi. Sobrang natutuwa ba siya na naibebenta namin ang katawan sa mga halagang iyon. Umupo na ito sa kanyang trono, at kasabay noon ay ang pagbukas ng pinto, dahilan para lingunin namin iyon. Doon ay pumasok si Franz na as usual, pormadong pormado. Kasunod nito ay isang babae. She's tall like Hati, has a fair skin like me. And that kind of body that is oozing with sexiness like Shamsi. And a pure innocent smiling face like Beauty. What a good combination she has, she's more likely look heaven because of her sweet angelic face. Good. Mas lalo yata akong na-insecure.
Napansin ko ang paglapit ni Franz kay Madam X at saka pa bang ulong dito, marahan naman yung tinanguan ni Madam. Ham, so okay meet our new elite member, kay Mariano. Magiging kasali na siya sa grupo ninyo. Hindi na natuloy si Madam X sa pagsasalita, nang biglang sumingit si Maleficent, I mean si Hattie the Great. Kasali, so, how much does her cost naman? Aniya na siyang nagpaismid sa akin. Ang kanyo naman girl, some price you couldn't even imagine, sagot ni Madam X nang may ngiti sa labi.